okay na rin dito. Fix na siya. Ayan na guys, hindi natin na abutan yung ano kasi medyo busy tayo. So ayan na, natakpan na yun. So okay na. Okay, magandang araw. So andito tayo ngayon guys sa Nissan Juke. So problema nito is basag yung bumper. Nakasagasa ng aso. So ang gagawin natin, bumili tayo bumper. Tara, sumahan nyo kanina natin kung ano yung sira ng ilalim. Ito yung sira guys. Wasak talaga siya. Disalign yung alignment ng ilalim. So yun ang i-address natin. Si Mama Melo, ma'am, siya po yung may-ari. Medyo nahihiya po siya. So okay, sige lang. Balik tayo guys sa sasakyan. Ayaw ni Mama magpa-interview. So yun guys, ito yung kailangan ma-address. Itong yan, yung mga disalign na yan. So babaklasin natin ito, dandahan, pati ito. So i-align natin ng mabuti. And then after that, pipinturahan natin. So pakita ko sa inyo yung mga pointers and basic na pwede nga gawin para mabalik sa normal at sa dati niyang kulay. So ayan po siya, Nissan Juke. So maliit lang siya, pogi siyang tingnan. Tingnan natin ngayon mamaya pag matanggal itong bumper kung ano yung wasak. Tsaka itong part na ito, isa rin to sa ipapanin, ipapakabit. So malaki-laki damage nito. Tingnan natin yung likod guys, medyo cute siyang tingnan. Juke, okay din siya sa akin. Maganda lang siya pang city, maliit. Okay, ano, pogi. So okay, balik tayo sa concern. So ito yung concern, ayan, lumabas talaga yung alignment niya. Ayan, balikan natin. So malaki talaga damage. Pero kung sa kasa to guys, medyo mahal-mahal to. Eh sa atin dito, mapag-uusapan lang naman yan eh. Mga bagay-bagay na yan. So ayusin natin to, samahan niyo ko guys kung paano natin na babaklasin. So ipapass forward ko lang mamaya yung video para mabilis natin matanggal yung tanggal natin yung bumper. Alam na doon, sa migilid. So, ngayon, kita natin ngayon yung nasa line sira yung holder ng hook light and then yung sa rental. Langkap yun siya, no? Part ng ilalim. So, gawin natin dyan na re-relayan ng bodyworks. Tirahin na nila yung so, ayan na yung itsura niya. Itsura. So, ayan ang itsura, guys. Ng Juke. Pag walang bumper. Ito yung bumper niya. Okay, ito na yung mukha ng Nissan Juke. Pagkapag wala na siyang bumper, medyo hindi nga naman magandang tingnan guys. So, ibig sabihin, kailangan talaga yung bumper may ayos kasi hindi siya kaya yan tingnan. So, yun ang mechanism niya guys. Yun ang engine na part. Yung Nissan Juke engine, yan siya. Tapos, yung mechanism ng ilaw niya, ang pogi, astig. Pero ang pogi pa rin na sa likuran. Basta may mukha po. Okay, nakabit na natin guys yung ano, yung so, okay na bumper dito. Na align na natin yung lahat ng problema. Hindi na natin nabidyoan kanina. Sorry na kayo, medyo nabisi talaga ako doon. May customer tumating. So, hindi ko na siya natutukan. Pero at least, ipapakita ko lang sa inyo yung paano siya mapinturahan yung pointers. Yan, i-align natin. So, tara, samahan nyo ko. Car screen TV po. So ayan, kinakapit na ni sir yung lahat ng mechanism sa loob para tumibay yung holder niya doon ng bracket at hindi siya malaglag. So ngayon silipin natin yung mga disalign kanina. Okay, ito yung kanina na disalign. Okay na, fix na yan guys. Itutulak na lang natin yan. Tapos yung sa ilalim, ito okay na rin sa ilalim. So ngayon sinisetting na ni sir lahat ng... So ngayon tingnan natin yung ano pagkakakabit. So kinabit na to. So far yung setting niya okay na. Dito at kanina. Tapos ito, ididikit na lang ito ng ano, ng tok. So at least na ano na siya, set up na siya yung setting niya. Tapos yung dito, medyo okay na rin. Tapos yung sa ilalim, ayan, okay na rin dito. Fix na siya. Tigas na. Okay, ngayon, dito, pinturahan na lang yan guys. Hindi ito naman, ito ba't may butas kinuha ito yung ano, sample para yung kulay niya matimplahan. So ayan, may mga ano na rin siya, may mga patches ng ano, ng pulitap.
ay pati sa ilalim. Ganun din dito, naiayos na rin natin. Okay na siya, hindi na siya basta gumagalaw. Tibay na. So lang yung konting pasilip natin guys, at least may idea kayo pag natanggal pala yung mukha ni Duke, yung kanyang bumper, kaya ang kalalabasan, ito talaga ang kalalabasan. So medyo pangit tingnan yung unit pag walang bumper. Ang nagbibigay pogi lang naman pala sa sasakyan ay yung mukha, no? Yung bumper tsaka yung ano, yung hood. Okay, so sige, balikan natin to mamaya pagkatapos na mag-pintura si Sir Bong. Tapos tingnan natin kung paano niya tirahin yung bumper paint. So, bye-bye. Pwede nga i-fix, no? Okay, para ma-finalize na. So ngayon balik tayo guys sa sistema. So ang ginagawa na ngayon ni Sir, minamadali niya na yung ano, yung paglalagay ng pulley top. Ito okay na to, setting na siya, yan din okay na. So matibay na rin siya guys, hindi na siya basta gumagalaw. So setting na, pati ito yung disalign na yan. So lahat okay, naka-setup na. So ang ginagawa ni Sir, so ayan si Sir Bong, so nag-mixing siya ng color guys. Kinukuha mo yung ano niya. Ito, wala pa siyang pair. Different color pag wala pa siyang pair. Ito ang pair, ito ang solid white. Solid white amper? Solid white, amper white. Ito yung nag-plain. Ito yung nag-plain? No, ito yung straight white. Okay. So ito yung mixing combination guys. Kailangan talaga, ano ka rin pala yun, expert ka rin, no? Parang buti ka rin, may tapak, may trapan yung ulo. So, ayan na guys, hindi natin naabutan yung ano, kasi medyo busy tayo. So, ayan na, natakpan na yung ano, tinakpan na ng tape. Pati yung ilaw, tapos primer na yan siya. Ah, hindi na yung primer, diretso na yan siya. Tapos lalagyan pa yan ng sampap. O, ganyan lang siya kadali. Kung titingnan mo lang, pero medyo mahirap yan siya. Ngayon, balikan natin yung ano, kung ano yung ano. Kung may papatungan pa ito ng last coat. Ito lang simple, si Sir Bong. Siya yung tumira, guys. Kintab na, brad, ah. Kintab na. So, final na si Sir. O, ganun na siya kasimple. So ano ito guys, pearl white. Okay, ilaw. Yun. Tingnan natin kung ano yung ihahalo ni Sir sa final, yung last coat, top coat na siya. Mula na, Brad? Hindi pa, may nakita natin yung magal sa kanya pa. So ayan ang mix. So dito ngayon didikit guys, didikit o i-spray. May nalagay ni Sir Bong. Yan, top coat na yun.
Yun. So, okay. Shiny na siya. Dagan na sakyan natin yung ano. Yan na siya. So, yan yung trabaho na yinari natin. Ngayon, ang isusunod naman yan is yung ano naman, lalim. Okay? So, ganoon lang. Si Brother Bong ang tumira. Ayan na siya guys. So, natapala na yung ilalim. Tsaka yun. So, okay na. So, pipinturahan na lang yun ang kulay gray. Okay na yung pintura, ibabapping na lang yan para mas lalong kuminis. Ayan. Bapping na lang. So, okay. So, na-primeran na. Yung ilalim guys, na lagyan na lang primer. Hindi natin na-videoan. Dahil may ginagawa tayo. Ayan. So, kung tingnan nyo, okay na siyang ano. Si Brother Bong ang atong pintor. So balik tayo dito guys. So ayan, yan yung ginagawa niya ngayon. So naglalagay siya ng primer, tingnan natin. Ano yan, Brad? Primer usually ang gamit natin material is ganito. Buksun tayo. Oo. Hindi kaya rapido ito siya. Yan. Okay to. Hindi tayo gumagamit ng mga materialis na ordinary. O, kailangan tayo mahalin. Kailangan ang mga trabaho natin, ang mga materialis natin, high-end. Lalo pa ating mga customer, high-end. So, yun yung materialis na ginagamit, guys. So, pagkatapos mapapinturahan to, ang ilalim nito, gray kasi yung ilalim yan eh. Tapos ito, tapos na tayo dito, ibabapping na lang yan. Pag nabapping yan, okay na yan. So, pwede na siyang mount. So, yan ang gagawin natin na sa araw na to. Okay. So balikan natin guys para mag-finish o mag-finish coat na si Sir. So ito na yung last part. Yan ang mga tira. So kita nyo may mga kinatawag na glitters. So si Sir Bong ang tumitira guys. Kita natin. Kita mo yan. Yan. Sa kabila ganun din. So kita mo meron na siyang glitters yung parang making the paint up. So yan na yun. Yan na yung forma guys. So ngayon, last part na nagyan pa rin ako. Tingnan natin kung ginagawa ni Sir Bong. Ten minutes. So patutuyin ng mga 10 minutes. Bago mag-clear coat. Okay, so patutuyin muna guys mga 10 minutes after para bago mag-clear coat. So yung clear coat yun na yung last part na ilalagay doon. So after 10 minutes, balikan natin. Okay. So okay na guys. Or final na to. Sir Bong. Parang na ano na, parang i-bapping na. Yun po yung signage natin, di pa din nakakabit. Nakabit pa natin yan guys. So last coating na lang yan guys. Okay na. So, okay, final stage tayo guys sa paint. So tapos na tayo mag-paint, nandiyan na lahat, tinanggal na ni Sir yung lahat ng mga newspaper na nakatabon mo sa harap ng bumper. So ang nilalagay niya ngayon is
grabbing compound kung saan na nilalagay niya lahat sa na sa mismo sa pinitrahan niya na buffer. So gagawin niyan guys, gagamitan ng buffing machine. So magbabuffing na si sir para lalong kumintab yung ginawa natin na kanina tinira ni sir na paint. So rubbing compound to guys sa kulay white. So tingnan natin kung paano tirahin ni sir. And then after that, tingnan natin kung ano yung resin. So at least ngayon nakita natin kung paano siya gawin guys. Mga pointers at basic lang ito na pasilip para meron kayong idea kung ano yung pag-paint. So nagtumatanggap tayo ng mga paint guys kahit saan na mas malapit na kasi si Jensen. So yung mga ganun, mga bangga, kaya nating gawa ng paraan na medyo mura yung halaga pero worth it naman yung trabaho guys. So ayan, nakikita nyo naman, medyo makinis na, hindi pa yan nababuffing pero kailangan pa talaga mag-undergo yan ng buffing machine para mas lalo siyang kumintab, bumalik sa original niya na kintab. So yun, ginakapitan ni sir guys yung buffing machine. Then pakinggan natin kung ano yung tunog ng buffing machine na parang malakas. Okay, yan na siya guys, malapit na tayo matapos. So ito na last finish nito, ito na yung last stage na ginagawa ni sir. Tapos yan, okay na yan guys. So ganun lang po kasimple yung pagtingnan natin yung sistema ng pag pad repair guys. Medyo mahirap siya kung sa mahirap kung hindi ka marunong. Pero at least nakita nyo yung paano gawin yung mga ganun mga bagay ng mga basa ng mga sakyan nyo. So medyo magkamahalan nga lang siya kasi patitira nyo siya. Sa kasa yan, yung ganun sistema guys, pinakababan yan yung mga 30 kasi nagpapalit yung mga buong buffer, hindi na sila nag-repair sa kasa. Okay, so kung papatira nyo naman sa labas, nire-repair naman guys. Pero may balik ka atin sa labas. So kailangan meron yung naglalang mga body repair na auto-works na marunong talaga sa sistema ng pag-galit ng pag-repair. So yun lang masasabi ko guys, maraming salamat. Please subscribe to my YouTube channel. Bye-bye and God bless. Thank you. Bye-bye. Da-d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 a